na yung natuto sa Maki, natuto sa buhay, uso o trending ngayon. And Maki, makasaya kasama ako, Nick! At mga kanatuto, yung napanood nyo ng intro ng video na yan, hindi po yan ay, hindi po sa akin yan. Yan po ay isang sikat na coffee shop dito sa Cagayan City, sa Villa, ang Coffee Line. Kung saan, ang dami talaga nakaka-inspire kasi ang daming iba't ibang klase ng philodendron, monstera, and syempre yung monstera deliciosa. And meron din sila doon mga adanso ni. And dyan din kami nagkakape paminsan-minsan, and nag-advance celebration din kami ng birthday ko. Yan yung aking mga kaibigan. And mga kanatuto, anyway, this is a special day for me kasi birthday ni Natuto Uzumaki. And maraming salamat po, and first time ko rin mag-birthday na sa naging na YouTuber din ako. Alam niyo mga kanatuto, hindi ko rin naisip na magiging YouTuber ako. Pero this year lang yon, nung last June, nag-start ako mag-YouTube. And maraming salamat. Magiging posible, kundi dahil po sa inyo na patuloy na sumusuporta kay Natuto Uzumaki. And sa mga kaibigan ko, and syempre, walang iba, iba si Lord. And yun nga, birthday ko po ngayon. And maraming salamat po, and God bless you all. Mga kanatuto, and ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kung paano ba magtanim ng buto o seeds ng Monstera Deliciosa. Alam nyo mga kanatuto, wala kasi ako Monstera Deliciosa kasi medyo, alam nyo, medyo mahal ang Monstera. Kaya ang marami ako ito. Ayan. Marami ako nito. Ang Adansoni kasi medyo mas mura siya. Yan, so mapasin nyo dito, dyan, and doon sa likod, meron ako mga Adansoni. And wala akong Monstera Deliciosa, kaya nakipagsapa na rin ako na umorder online kay Sir Simon Victor Sedigo. So nakita ko siya sa online, nakalagay doon, sabi niya 50% kailangan magbayad. So 150 per seeds, and minimum na seeds na pwede mong bilhin ay 5 pieces. So nakipagsapa na rin tayo. Actually, nung order ko siya, pag in-order mo ngayon, babayaran mo yung kalahati, 50%. And pag dumating na yon from Thailand, babayaran mo na yung 50% net from Manila, si Sir Simon. So, I think legit naman, kaya umorder ako. And yun nga mga kanatuto, excited ako nung dumating. Actually, meron ang pagkakamali dito. Nung dumating yung box, nag-open akong box. Medyo kinalug-kalug ko pa. Kasi, ina-expect ko na ang Monstera Deliciosa, seeds talaga. Pero, alam niyo ba mga kanatuto, ito yung laman ng seeds na dumating. So, tingnan natin mga kanatuto. Ako nga pala si Natuto Uzumaki bilang Hardinayo. Hello mga kanatuto. So, kagagaling ko lang sa work pero may dumating tayong package from Las Piñas. So, excited ako kung ano ang laman nito. I think ito na yung in-order ko na from Thailand. Na from Thailand, social tayo guys mga kanatuto, from Thailand. I hope ito na yung Monstera Deliciosa na seeds na galing Thailand. So let's find out kung ano nga ito. Tingnan natin. Seller kasi hindi nag-message sa akin kung kailan darating, tapos hindi rin binigay yung receipt, kaya hindi ko siya na-track actually sa LBC. So from Las Piñas, Golden Acres talon. And legit naman yun. Kasi in-order ko to mga 15 days before pa. So I hope maganda. Wow. So in-order ko to. Naku, ginanong-ganong ko pa kanina. Pero ito na pala siya. Mga kanatuto. Ginanong-ganong ko pa siya kanina. Ah. Oh no. So mga kanatuto, I think 5 to. 5 kasi yung order ko. 2. So ang maganda mga kanatuto, meron siyang, whoops, buhay na siya. Ay buhay, may tubo na siya. So sakto naman 5. So 5 seeds yung binigay sa atin. Alam niyo ba kung ano to mga, alam niyo ba kung ano to mga kanatuto? Ito ay Monstera Deliciosa. So ayan mga kanatuto, ang gagamitin natin yung mga empty bottle o inalagyan ng mga Glade o ating mga air freshener. So mapansin nyo, meron yung butas sa ilalim. So i-push nyo lang, and then yan na mismo yung draining ng water natin. And alam nyo mga kanatuto, perfect din to sa mga cactus. Okay,
Ang gagamitin natin na medium ng soil ay meron tayong vermicast, may coco peat, tapos naglagay tayo ng pumice, tapos rice hull. Okay. So yan yung mga medium natin sa soil para sa ating seeds ng Monstera Deliciosa. Papagaluhalin lang natin yan, mga kanatuto. At yun nga, mga kanatuto, nakita nyo yung mga seeds na ito. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Mayroong konting ugat. Ayan, dumi pa ng koko. Anyway, yan, so may konti siyang ugat. So we are blessed na ganyan na kaagad yung seeds. At least hindi na tayo magpapatubo kasi may tubo na. So ang gagawin lang natin, itatanim natin yan sa medium na ginawa natin na medium ng soil. So ganito lang kadali. Yan, ito na yung ano natin, na medium natin, konting tusukan lang, then ilagay natin yan, and ganyan lang kamismo. So madali lang, mga kanatuto, and make sure lang na naibaon natin yung may ugat. Okay, so buhaghag, wag natin siyang ididiin o wag masyadong siksikin. Okay, so yun lang, mga kanatuto. So ganun din sa mga kanatuto, ganun din sa mga iba. So basta yung bottom, lalagyan natin siya ng coco cubes. So para hindi siya, ayaw kasi ng matubig. So overwatered, pag na-overwatered, maaaring mamatay o maraten yung ugat ng ating seeds. So pag na-overwatered, sisipsipin kasi siya ng coco cubes. So ganyan lang, ganun lang din, same lang. And ang ginawa ko rin, mayroong rice hull siya. So yung rice hull na nanggaling dyan sa may cup na yan, ilalagay rin natin doon para yun yung mag-stable na din yung kung saan siya galing. Okay, so ganun lang, mga kanatuto, same lang gagawin natin sa limang seeds ng Monstera Deliciosa. Tapos diligan lang natin siya twice a week, and ilalabas ko rin siya tomorrow kasi gabi ngayon. Ilalabas ko rin siya dun sa shaded na area lang sa ilalim ng mga bromeliad. Okay, so dito yan sa may sa labas, sa Martinez Nest kung saan ako nakatira. Yan, so apat to. Nagtry muna ako kung mag-grow ba siya sa room, so nilagay ko muna yung isa sa room. Napansin ko kasi, mga kanatuto, na yung nasa room hindi siya masyado nag-grow. So pinagsama-sama ko nandito siya sa labas kung saan shaded naman, eh nasa ilalim siya ng bromeliad at ng bougainvillea. So ayan, nakakatuwa, mga kanatuto, talagang nabubuhay na siya and medyo malaki na ang ating Monstera Deliciosa babies. Ayan na nga, mga kanatuto, after 2 weeks eto na. So yun nga, mga kanatuto, ito yung gagamitin natin na medium. So meron tayo dito na ito yung ating pumice. Yan. Tapos yan yung coco cubes. Itong coco cubes na yan ay hindi ko na siya binili. So meron akong dito, hinati-hati ko na lang, meron kasing ano. So hindi nyo na kailangan bumili. Yan lang yan. So hinati-hati ko lang yung coco cubes. Tapos we have a rice hull. Okay, hindi rin natin yan binili. Ito coco peat, binili natin. Yan. So nabibili rin sa SM. Okay, sa mga garden house. Ito naman yung ating vermicast. So tansyahin nyo lang, since maliit lang naman. Ito naman ay yan, worth $29.75 sa Ace Hardware. So favorite ko ang orange, alam nyo na. So ito yung gagamitin natin, and then paghahalu-haluin lang natin to. So tansyahin nyo lang, pero gamitin ko na to. So ito nga, mga kanatuto, ito na yung ating medium. Ang medium natin ito, yung vermicast, pumice, rice hull, and then yung coco peat. Yung coco cubes hindi natin ginamit kasi yan yung ilalagay natin sa pinaka ilalim. Kasi yung kung ma-overwater ka man, siya yung magsisipsip ng tubig. So pati sa baba, sa taas ng ating pot. So better talaga na may coco cubes. After nyan, ilalagay naman natin siya ng yun yung medium natin na soil. Okay? So, ganun lang kasimple, mga kanatuto. So, lagyan natin sila lahat. Yan. So, after nyan, mga kanatuto, malagyan natin sila lahat. And then, i-next naman natin ang
ang ating Monstera baby. Yan. So itong ano, ang gandahan ng glade nito. Yan, makita niyo ang ganda na, 'di ba? Visible na talaga yung lip niya. Yan, itusok mo lang 'yan. And dyan ko nilagay kasi yung yan, so makukuha mo siyang lahat and hindi masasaktan yung ugat ng ating baby Monstera. So ganun lang kadali, and then lagay na natin siya sa pot. Ayan, di ba ang dali mga kanatuto? Okay, tabunan lang natin. Huwag natin sisiksikin para mas okay and hindi ma-damage yung ating ugat ng ating baby Monstera. And then lagyan lang natin siya ng coco cubes sa ibabaw, kasi pag nalagyan mo naman siya ng tubig, at least magmo-moist naman yung paligid ng baby Monstera, and hindi naman siya madadry. So ganoon lang kasimple mga kanuto. Ayos ba? This is our baby Monstera. Natutunan kayo kung paano talaga magtanim ng seeds ng Monstera Deliciosa. And ngayon nga, special ang araw ko ito, at may nagbigay ang Sweet Corner. May nagbigay sa atin ng cake from Tita Lourdes Sweet Corner. Maraming salamat po. Ang sarap talaga ng mga cake nila. Yung mga na-bake na cake na cookies yan. And marami pang, diba? At ito nga po ang cake na binigay sa akin ng Tita Lourdes Sweet Corner. Yan. And super happy ako kasi fan ako ng Naruto. So yan, mapansin nyo sa mga vlog ko, laging presence ang Naruto. Okay, yun, maraming salamat. And sana po ay mag-subscribe, hindi pa nakapag-subscribe. I'm Natuto Sumaki bilang Hardineo. Maraming salamat po. Please subscribe, hit the bell button para updated kayo sa maraming mga video ni Natuto Sumaki. And comment down below, huwag kalimutan. And maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.